Magandang umaga, Pilipinas. Kayo po'y nakatutok pa rin sa Panahon TV. Ayon po sa pag-asa, magpapatuloy po ang pag-iral ng dalawang weather systems sa mga susunod na oras. Kabilang po dito ang easterlies at ganun din itong northeast monsoon o yung hanging amihan. At dahil po dito sa dalawang weather systems na yan, ilang bahagi ng ating bansa ang nakakaranas na ngayon ng mga pag-ulan. Sa abisong inilabas nga ng pag-asa, as of 6:04 a.m., nakakaranas po ng light to moderate rains ang ilang bahagi ng Bataan, kabilang dyan ang Dinalupihan, Hermosa at ganun din ang Orania. Apektado rin ng mga pag-ulan ang bahagi po ng Bataan, dyan po yan sa Samal at sa Abukay. Inaasahan din po natin yan dito sa Florida Blanca at ganun din sa Lubao, Pampanga. Maari po yung magpatuloy sa loob ng 1 hanggang 2 oras at mararanasan din po itong mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan hanggang sa mga susunod na oras. Dito po yan sa probinsya naman ng Zambales. Kaya patuloy po kayong umantabay sa updates na ilalabas ng pag-asa. At syempre para sa mga residente doon sa mga nabanggit na lugar, magdobli ingat na lamang po kayo. Dito na po nagtatapos ang aming programa. Maraming salamat sa pagtutok. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Nakasama niyo po ang inyong weather lover Amor Larrosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang umaga po sa inyong lahat at mag-ingat po kayo. May kamag-anak o kaibigan ka bang nakatira o nagbabakasyon abroad? Halina't hikayatin silang magrehistro para makaboto. Narito ang kanilang mga dapat gawin. Pumunta sa pinakamalapit na embahada, konsulado, misyon, polo o meko, o sa mga nakaschedule na overseas outreach field mobile at akyat barko sa inyong lugar. Huwag kalimutang magdala ng valid Philippine passport. Kung ikaw ay seaman, dalhin ang photocopy ng seaman's book. Para naman sa mga dual citizen, dalhin ang mga dokumento na nagpapatunay ng inyong pagka-Pilipino. Kung sila naman ay nasa Pilipinas pero alam nilang nasa abroad sila mula April 13, 2019 hanggang May 13, 2019, pwede pa rin silang magparehistro para makaboto sa Overseas Voter Registration Centers na aprobado ng COMELEC at DFA-OVS. Ano pang hinihintay nyo? Maaaring magparehistro hanggang September 30, 2018. Tandaan, your vote is our country's future. Register and vote. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na embahada, konsulado, misyon o meko, o mag-log in sa www.dfa-oavs.gov.ph o sa www.comelec.gov.ph. Isang paalala mula sa COMELEC, Department of Foreign Affairs at Panahon TV.